Magandang umaga mga ka-solar. So, meron tayo ngayon na battery. Ito ay 48 volts at 100 ampere hours ang capacity. So, first time natin na magbukas ng One Solar na 48 Ah na battery. At titingnan natin kung ano ang nasa loob. So, buksan natin. Yan, mga ka-solar, so bagong-bago. White ang color nito. Ito yung manual. Ayan. So ito na yung ating One Solar LiFePO4 battery module. At ituturkol ko yung ngayon dito sa ating battery. Tingnan natin kung ilang amperes ang hinuhugot. So, punta tayo doon sa analog information. Ang charge natin ay nasa 52.03. So ngayon yung amperahe naka-negative 10.87 amperes. 10.96 fluctuating, meaning yan yung dinodraw or hinuhugot na power galing sa ating battery. So kagaya ng sabi ko nga kanina, nasa 570 watts, ano. At tingnan natin dito sa amperahe, ayan, nag 11 10.9, 11. So medyo nadadagdagan pero konti lang. So far sa oras na ito ngayon ay maganda yung ating charge ng battery at na-power up niya yung buong bahay. Ayan, so punta tayo sa temperature. So ganun din, 28. Ayan, 30 degrees. Yun yung sa 32 degrees sa PCB. So hipuin natin yung ating circuit breaker kung umiinit. Ayan, wala naman. Hipuin din natin yung kable. Wala ang kainit-init, no? So napakaganda. Kayang-kaya. Ayan. O yung 51.93 dito sa ating One Solar at dito sa ating Deye, 51.81. So magkadikit. At yung amperes, 10.99. Ayan. At dito, halos ganun din, 10.9. So hindi nagkakalayo. 11 dito, ilan dito? 11 din. So synchronize, ano? Pagdating sa voltage, synchronize. Ayan. Okay mga ka-solar, so balik tayo dito sa ating One Solar LiFePO4 battery module, no? So ito, kung nakikita nyo, ayan, medyo nawala. Balikan natin yung doon sa SOC. Ayan. By the way, pag pupunta ka sa SOC, ano, punta mo yung analog info and then press enter. Ayan, makita mo yung PACB, ibig sabihin yan yung battery voltage na sa kayo nag-charge na to. At pupuntahan natin yung SOC. Ayan, pupunta tayo sa capacity, then press enter. Ayan, so ito yung SOC. Ano? Kung makikita nyo, 100 ampere hours, yan ang capacity ng ating One Solar LiFePO4 battery module. At kung makikita ninyo yung SOC, ano, percentage, almost the same dito sa ating running ampere hours. So, ayan.
34, ayan, medyo tumataas at nag-charge yan. Ngayon, ito ay mayroong settings ano, sa Deye. Ipapakita ko yung settings natin sa Deye pagdating dun sa voltage. Ayan. So, punta tayo sa battery settings. Ngayon, naka-voltage lang muna. Ayan, para makita natin kung ilang voltage. Ayan. So, yung flow charge yan, ayan, naka 56.8 ang flow charge. At sinet natin itong One Solar LiFePO4 dahil ito yung based on manual, ito yung absorption niya and equalization 57.6. At pagdating sa shutdown ano, ginawa na nating 46, actually 43 yung ano sa One Solar, pero dito sa ating settings sa inverter para protected pa rin yung ating battery ano. Ginawa lang natin 46 and yung low voltage 47. Mag-a-alarm yan pag umabot ng 47. At ang restart niyan, ibig sabihin na mayroong AC output ay yung 48 volts. So, yan ang setting ng ating One Solar LiFePO4 battery. Medyo nahirapan kami sa pag-mount nito. Ayan. So, ang bracket nito ay medyo malaki-laki yung bolt. Pero pagka binili mo ito, walang kasamang expansion bolt or dyna bolt, whatever you may call it. Ito, medyo malaki yung ginamit natin dyan na bolt. At saka ito. At medyo mahirap i-mount dahil ito, naka-fix na ito sa back ng mismong One Solar casing. Although, meron namang magandang handle dito. Ayan, spring loaded. Pero medyo mahirap lang din. So, ito palang wire na ito ay para sa sensor. Nilagay ko dyan para kung sakaling uminit, magbigay ng signal sa ating Deye inverter. So, ito yung battery terminals. Ayan. Naka-dalawahan, ano? So, na-mention ko na rin ito na dalawa nga para sa parallel system. Ito. So, since isa lang ating battery, or yung isang set lang ito na 5,000 kilowatt-hours or 5,000 watt-hours, ayan, yung DIP switches ay naka-off lahat. Ayan. At, ayun, so ito yung ating power on and off. Ayan, napakita ko. Ayan, okay. So, ito medyo ang bigat nito nasa abot ng more or less 50 kilos. So, kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman buhatin. At ang price niyan ay nasa 70,000 pesos lang, ano. Magandang klase ng battery yan. So, ayun. So, papakita ko ngayon ang ating load dito sa inverter. So, lumalabas, naka-zero, ano. Zero yung grid at wala din tayong harvest. Pero nasa 51.9 ng ating voltage, no. So, yun yung charge ng ating One Solar LiFePO4. At ang total load natin or consumption ay nasa 750 watts. So, ibig sabihin, ang ating power ngayon dito sa bahay na ito ay purely dependent dito sa ating battery. At kahit papano, kahit 5,000 watts lang ito, half ng 200Ah or 200 ampere hours ay kaya niyang i-power up yung buong bahay. At yung connection niya nga pala, no? Ito, gumamit tayo ng size 35mm na battery cable. Ayan, at yung ating amperahe ng circuit breaker ay gumamit tayo ng 200 amperes. At kung ihipuin ko, ayan, no? Wala namang init. Di mo lang umiinit ang ating circuit breaker. Kasi tama-tama yung ating battery cable. Talagang fit na fit yan para ma-handle niya yung mataas na draw or yung masyadong malalim na hugot. Ano? So, itong wires na to, itong cable na to ay nakakonect yan dito. Ayan o, yung positive tsaka yung negative dito sa part ng Deye inverter. Ayan. Meron tayong mga indicators dito. No? So, may kita natin ito. Pag umabot dito yung LED lights na kulay green, ibig sabihin full charge, naka-full charge ang ating battery. So, ito ay state of charge ng ating battery. So, sa ngayon, halos 20% na lang yung natitira. No?
At pagka umabot na ng charging voltage yan ng 20, mag-charge ulit ang ating battery. Mababang mababa na yung ating charge. So, at kung makikita natin, ano, mga solar, nagbiblink lang dito sa part nung run kasi nga working properly ang ating One Solar LiFePO4 battery module. At itong on and off natin, indicator yan na naka-power on ang ating battery. Itong ALM na ito, ito ay para sa alarm. At in case na mag-red light itong ating alarm, maraming mga possible causes yan pagka nag-red light yan. Isa sa mga possible cause na red light, kasi sa BMS yan eh, BMS indicator, yung red light warning. At yun, existence ng failure. Pero this time, nag-biblink yung ating run indicator, ibig sabihin na ang ating battery ay working properly. So, if in case na nag-alarm, nag-red, yung possible na causes niyan, no? Pwede nating i-locate yung fault. Possible na yung voltage sensor failure, temperature sensor failure. So, pwede nating i-check yung mga yon. Pwede rin dun sa charging circuit failure. Sa discharging circuit failure, pwede rin. So, yun yung mga ano, yung mga indicators na pag nag-alarm, pagka nag-red, nag-indicate ng red ang ating One Solar LiFePO4 battery module. Ayan. So, yun lang ang significant na feature natin dito sa ating setup. Pansamantala, ako'y magpapaalam at kita-kita tayo sa susunod na video.